Ayan, nanurog yung kanyang piston. Meron akong ginagawang Honda Click na 125, manang magenta. Galing pa ito ng antipolo. Saktong-sakto ito nung pagdating niya na ayaw na nagmandar. Ayan, ngayon kinaskalasan ni Kapulong. Ayan yung kanyang piston. Mapapansin nyo, bakbak ng yung layer ng piston ring. Ayan, nanurog yung kanyang piston. Ayan, tatanggalin na natin yung piston. Ayan, habang tinatanggal natin yung piston, dililinisan natin yung cylinder head. Tapos ito naman yung ilalagay natin. Ayan, isang black na brand new. Tapos piston ring. Ayan yung code ng ating piston ring. Saka yung piston, yan din yung part number niya. Ito mga sir, second hand na nabili ito ni sir. Natapat sa kanya. Yan, tanggalin muna natin yung kanyang piston pin. Dapat maglalagay kayo ng basahan in case na magkamali tayo, hindi papasok sa loob. Yan, dalawang valve seal, nakalimutan ko kanina ng ipakita. Kasi kasama yan sa, papalitan natin yung valve seal. Yan, yan yung nangyayari sa piston niya. Yan, kapabayan din po yan mga sir sa langis. Kaya napaka-importante na dapat up to date lang tayo lagi nagpapalit ng langis para maiwasan natin yung ganito. Asimble na natin yung piston ring sa piston. Kaya natin yung asimble niyan. So yung piston ring. Lain mo natin yung oil ring. Yan, tapos sunod natin yung mga oil ring. Yan, tapos yung isang oil ring. Bali, dalawang manipis po yan. Tapos sulod natin yung pressure ring. Yan, ito yung pressure ring na wiper ring. Yan, dapat yung number may makikita kayo sa piston ring na parang T2 saka T1. Yan, yung sa gitna, yan yung wiper ring. Tapos yung pangalawa, yung may nakasulat niya na T1, yan yung pressure ring natin. Yan, tapos mamaya kapag nilagay natin to sa connecting rod, napaka-importante na dapat salisi yung gap natin ng bawat ring. Tapos tatanggalin na natin yung pin sa ating lumang piston ring. Sa piston pala. Yan, tanggalin natin, tapos yan ang ililagay natin sa piston natin. Yan, dapat maiayos yung mabuti yung yung lock mga sir, para in case na uminit yung makina o umayit yung tong piston na to, hindi siya basta-basta kumakalas. Mas mainap kung yung piston pin lock, dapat unatin nyo muna to. Kasi sa pagkakatanggal natin nito, medyo na-compress siya ng ganyan. Kaya dapat unatin nyo muna to bago nyo ilagay dun sa piston para hindi kumalas. Ayan, lalagay na natin yung piston sa block, pero lalagay nyo muna langis. Okay, lalagay na natin yung piston sa connecting rod para ma-assemble natin at mailagay na natin yung bagong block natin.
Yan, kapag ka once na nagbabalik kayo ng piston, matik po na ano, lagyan nyo ulit siya ng basahan. Para kung sakaling magkamali ulit tayo ng pagpasok ng piston pin, hindi po papasok sa loob mismo ng makina. Tapos, unatin nyo muna yung ano, yung piston pin, yung lock. Yan, ibalik na natin maayos. Tapos yung piston ring, dapat i-segregate nyo, i-salisin nyo. Dapat hindi yan magkakatapat. Kapag once na nagkatapat po yan, asaan nyo po yan na uusok yung motor. Magulat na lang kayo, ba't umuusok kahit bagong palit yung ating piston sa kablock. Dahil dun po yan sa piston ring natin na, ano, na magkatapat yung mga gap. Kaya dapat iwasan nyo po yan. Yan, dapat malayo. Tapos punasan nyo yung ano yung crankcase natin. Yan, tapos double check nyo din yung ano, yung mga dawil. Okay, lalagay na natin to, yung bago natin block. Pero bago natin ilagay, ano muna natin, ilagay muna natin yung mga nakakabit dyan. Tapos yan yung gasket nya. Tapos check nyo yung dalawang dawil. Sa dawil na yan, yan magkatapat lang sila. Tapos ilipat muna natin yung ano, yung mga hose sa mga ignition coil, kasi magkadikit yan sa ano, sa bagong, sa block. Yan, lagay muna natin yung hose. Nilagay na natin yung ano, magnesium coil. Ito na yung bago natin, sasalpak na natin. Bago natin salpak, lagyan nyo muna ng ano, ng langis para hindi magbigla yung ating piston ring. Pati yung piston, lalagyan nyo rin ng langis. Ayan, lagyan na natin, salpak na natin para makauwi na si sir. At galing pa ito ng antipolo. At anong oras na rin. Yan, ilagay natin yung block. Siyempre, bago natin ilagay yung ano, cylinder head, kailangan i-top dead nyo muna. Yan, sa may magneto kayo po magbasihan. Andyan yung timing mark natin. Yan, dapat yung piston nasa ibabaw. Tapos, ayan, yung dalawang dawil. At siyempre, yung cylinder gasket natin, huwag nyo kalimutan. Hindi ko pala naipakita sa inyo kanina. Basta matik po yung mga sir. Pagka once na nag tatap overall tayo, malamang kailangan din natin magpalit ng ano, ng cylinder gasket. Okay, lagay ko muna yung ano, yung chin guide. Yan, huwag nyo kakalimutan yan, kasi may isa akong ginawang ganyan ng motor, nakalimutan yung chin guide. Yan, ito yung sprocket cams natin. Mamaya ituturo ko sa inyo mga sir yung kung saan ako kumuha ng top dead, para kapag once na na-assemble natin to at pinander natin, one click lang talaga sya kagad na pandarin. Yan, yan yung TDC, may guhit dyan, itapat nyo rin dun sa may ano, sa may marker dun sa crankcase natin. Yan, tapat nyo dyan. Yan yung cylinder head naman yung ating ano, para may salpak na natin ito. Pagkatapos yung grinding compound yung ano, yung head, sorry, yung valve natin. Hugasan nyo nang mabuti ng gasolina, kasi napaka-importante yung hugasan ng gasolina yan, dahil baka tumalo yan sa langis. Pare, tumawa ka naman. Giniagawa mo. Ayoso. Uy, tawa ka naman dyan. Ayun, oh. Sana, oh. Ang ngiti. Seryoso. Yan, smile-smile naman dyan. Ayan, nabali pa yung water joint. Yung binapansin kanina. Ayan, nabali pala yung ano, water joint niya. Hindi napansin ni Kapulong na nabali pala. Pero reklamo na ni, ano, ni customer yan, na
mabilis maubusan ng kulan. Yan pala yung dahilan din niya. Talagang ano, mabilis lang din masira yan. Pero nakadepende pa rin. Kasi itong motor na to, 2019. Yan, bago natin i-break yung ano, yung balbula, check muna natin kung hindi siya loose compression yung kun natin yung balbula. Yan, dapat ganyan yung gawin niyo kung sakaling ano, magche-check kayo ng balbula. Dapat may pressure yan. Tapos maririnig niyo yan, tutunog. Ayan, lagyan natin yung balbula saka yung valve spring. Tapos huwag niyong kalimutan yung ano, yung valve seal, dapat may ilagay niyo muna yan. Tapos kailangan niyo dun sa ilalim para kapag nilagay natin yung valve lock, hindi po ano, hindi po kakalas yung ano natin, yung valvula, para mag-lock. Ayan, salpak na natin yung cylinder head. Mamaya papakita ko sa inyo yung TDC nito, para yun na lang din gayahin ninyo. Ayan, tapos ano, pakpukan nyo ng konti para lumubog, kasi medyo yung dawil niya medyo ano na, parang magaspang. Ayan, tapos unahin nyo yung ano, tornilyo ng sprocket cam natin. Dito man tayo sa may part ng magneto. Yan yung guhit, tapat nyo dyan. Yan, tapat nyo dyan mga sira. Tapos doon sa may sprocket cam natin, yan, dapat ganyan din. Yan, para pagka nasimbolo natin, one start panda rin to. Yan, ito yung bago nating water joint. Yan, kinuha ko muna yung sa click ni Jay, yung water joint. Yan yung luma, para makauwi lang si sir. Kasi hindi na check ni paring kapulong. Yan, tinapong ko lang. Ito yung bago natin lalagay. Yan, lagayin natin. Para makauwi na rin si sir. Matapos na yung motor. Yan, dahan-dahanin nyo lang mga sir. Kasi sensitive po yung part na yan. Yung water joint na yan. Yan, tapos lalagyan natin. Yan, i-timing niyo muna mga sir yung ano, yung ano natin, water pump. Meron ako naging ano, video na rin kung paano magbalik niyan. Tapos lagyan niyo ng sealant para hindi sumingaw. Okay, lalagyan natin yung cover ng balbula, pero i-filler gauge nyo muna yung mga sira, 10 saka 24 yung sukat. Ayan, natapos na natin yung makina. Ayan, pagsamay natin yung ano, makina saka yung chassis. Simulin na natin. Ayan, diba, ang ganda pa ng motor, yung kaha ng motor. Kaso hindi maganda sa loob ng makina, kapabayaan po sa ano, sa langis, kaya nagkaroon siya ng ganyan. Yan, binabalik na ni Jay sa kasi kapulong, at ako naman yung nagbibideo. Yan,
Pasagan siya ng piston. Medyo wala tayong sounds ngayon dahil medyo maingay yung kapitbahay natin at may birthday. Ngayon, testing more natin pa rin kapag kagalitong bagong baba yung ating makina o bagong talas yung ating makina. Dapat on and off yun ang tatlong beses para umigop si fuel pump papuntang injector. Ngayon, start natin. Ayan yung tulog ng muffler niya. Medyo kalkal pipe. Kalkal pipe talaga siya. Ayan, timing na ulit siya. Kasi dinala dito kanina sobrang ingay tapos ayan, usok. Ito yung kanyang piston, sakto-sakto to nung dumating si sir. Ito yun, ayaw na rin naman yung kanyang motor dahil dito, ano mga sir, kailangan dapat alagaan nyo sa langis po yung motor ninyo kasi hindi naman ito magkaganto yung piston kung nararapat ba yung pagpalit ng kanyang langis. Ayan, sige na nyo nabili niyang motor, natapat sa kanya yung ano, yung sira ng motor. Yan. Kaya dapat up to date po lagi tayo mag-tune. Pinakamaganda i-set nyo dito kasi kagandahan kay Click meron siyang set ng ano, pag-set ng ano kung kailan ka mag-change oil. Kaya dapat gawin nyo na lang yan. Every 1,500, pinakamaganda, palit na kayo ng langis. Ayan, babay ka natin yung ano, taga Antipolo pa yan si Sir. At ngayon lang natapos. Lalagay natin yung upuan. Lalagay natin yung kanyang langis. Kanyang upuan, lalagay natin. Tapos ito yung block. Yan, tirayo din yung kanyang block. Yan, binabalik na ni Dr. Kapulong sa si Parin J. At ako naman si M. Ayan, nalagay natin yung upuan niya. Testing natin ulit. Ayan, dahil napandar na natin kanina, hindi na natin kailangan ng tatlong on and off. Ayan, 26,000 km lang yung ano. 26,152 km yung tinatakbo ng motor. Pero nakaranas na siya ng ano, ng top overhaul. Ayan, timing na ulit siya. Ito mga sala kung sakali mag-check kayo ng palyado. Kapag pinulrip nyo siya ng biglaan at namatay yung makina, ibig sabihin may problema sa TPS o kailangan ng linisan yung total body. Dito wala naman, kaya okay naman siya. Kapag ganito mga sila, dapat nire-reset nyo pa rin yung TPS at yung ECU. Yan, makakawin na rin si sir. Nag-antipolo pa si sir, tumayo pa. Ayan, makakawin na rin si sir. Yan si sir, shout out si sir. Ingat-ingat sa biyahe, tumayo pa si sir. Okay, dito na nagtatapos yung ating video ngayong gabi. Kasi gabi na po mga sir. Kaya, gabi na. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo mga sir. Kaya makakawin na rin si sir na taga Antipolo pa. Dumayo pa rito sa bagong shop natin dito sa Cubao. Likod lang po ng ano, ng terminal ng Partas. Okay, maraming maraming salamat po mga sir.